joined it with a paper. Thank you. Therefore, that is Maanghang, Sisong you know, Maanghang. And the other one is Tutong. Tutong, Tutong, di ba? Tutong na bigas. Tutong na bigas. So those are differentiated products, and we do need to incubate these kinds of different products. That is what we say, how to invent micro, small, medium enterprises, their offerings to the market. I actually have a speech, but I don't like to say that I'm also like Duterte, President Duterte. But I do know that the importance of my speech today, the transcript that I have, really focuses on the importance of introducing innovations and targeted interventions to improve the production landscape. Because where we are at is that the demand of the world trade is projected to be lethargic, still lethargic. So we are very honored to have a brilliant guy. I personally didn't know Congressman Sanseda. But my cousin, who works in the province of the governor's office, provincial, completely is a fan of yours. So when he gave me this, he told me, and I will read it. Keep those brain cells at work always. Okay, so this guy is different. So this guy is really brilliant and a politician. He is he has a brilliant educational background and raised by very honorable parents. And he's been pushing and defending the president's tax reform and his $3.3 trillion budget. He is also has helped design the strategies to bring the Philippines to as an industrial country, with the status of an industrial country by 2030. So probably that's the reason why it's BU330. And he reminded me, ano ka ba? 30 years na yung class step na yun. Parang ganun siya. 30 years yung yung ambition 2020. The other thing that I want to, I still want to whet your appetite by saying, if you have this copy, read it because it is a masterpiece of an economic research that is really down to the grassroots level. So it is written with thought leadership, but also the practicality of implementation. So I'm very excited to introduce you and be here because it has a magnificent presentation. So welcome, Congressman Salceda. Hey, you. Diretsyon pa rin. I'm sure this is yung babae. Okay. Patingin nyo yung dito lang sa tabi ng mga next site is siguro yun na lang na digital site events. Diba? But this ay so ito yung para makilala ko lang yung Pilipinas. Next. Yan, second fastest after Pakistan in the second quarter. Pero tingnan mo yung agriculture natin. The industry is good. Services, no brainer. Next. Pero yung jobs report, gusto ko lang makita nyo, industry and services are not equal in terms of jobs. Hindi ko kasi nila masyadong hindi nilisecrate. Sayang naman.
Tapos yung 40 hours is over at 1.6 million time. Next. Pag sininimulado, next, yung pumasok sa labor force, dapat kasi yung over 15 labor force ka na dyan, 1.8. Pero yung labor entrance, yung naganap ng trabaho, 1.4. Eh, yung pumasok sa gate 11, grade 11, 1.5. Sabi ko, bakit meron pa ito? Dapat, no, kumakala na lang pa ng trabaho at grade 11. Pero theoretically, sino ngayon ang unemployment? Para ibig sabihin, meron tayong dalawang taong makakahinga na walang masyadong competition sa jobs. Yung 40 years mo, 27.25. Of the 41, 68% are full-time, FTE. Of the full-time, 25.2 is salary. Yun naman yung hinahanap natin salary din. Next. So ito, BUI. Kasi ito tinatanong nung nandun ako sa Congress. Up 49%. Next. Tapos ang mas maganda yung September. From 17 billion to 51 billion. May Duterte na yan. With matching mura. Hindi kasi alam mo, yung mga investor dito, hindi naman yung pumapasok dito dahil lang sa isang email. They responding now to long-term economic fundamentals. If you think 30 years from now, the Philippines will be so higher that they have to be present here, whether they like it or not. So this foreign investor, they know now with 120 million people, $1 trillion economy, they have to be here, they have to be present, because the Philippines will be, alam mo, economic power talaga tayo, gulugululan natin. Pero kung kita mo, si Cory, demonopolization, democratization, si Ramos, LDP, liberalization, deregulation, privatization, si Era, compound lang, si Gloria, fiscal reform, si Chinoy, good governance. Nandun na tayo. Next. So, karamihan niya, National Capital Region, SADC. Next. Sa napunta. Next. May Region 6, 7, tingnan mo. Iba talaga pag ang presidente mo, taga-countryside eh. Nag-design niya ng signal. Tingnan niyo naman sa countryside. Pero nakakala ko dapat 11. Sa kanya, baka nauna na. Pero ibig sabihin niya, pulutok muna ito bago na yung mangyari. Next. Kasi ako tinitingnan mo sa mga numbers. Kasi ewan ko bakit hindi nila inaaral. Pag tinignan mo itong numero lahat, ang mapapansin nyo na karamihan ay galing sa EU. Then that's the GSP preference. Ang US lang dito lang, oh, 4,627. Japan talaga ang malaki at Singapore. Yeah, next. Pero pag tinignan mo yung September lang, Singapore pa rin, pero kumapasok na ang China mo. Nag-re-respond kasi yan eh, kung anong signal mo, pag nagpakita ka ng ano, ng pagnanasa, talaga, may mangyayari. Ganyan talaga yan. Ang economics, well, there's, hindi yan surreal. May puso, may ganyan, may lahat. Sabi ko nga sa analyst ko dati, kung magaling ka, dapat nakikita mo mga numero, sumasayaw sa harap mo. Kasi doon mo lang mararamdaman kung talagang ano ba yung realidad ng Pilipinas sinasabi ng mga numero to. Kaya ito sinasabi ko sa inyo. Next. Ito, sabi naglabasa. Totoo naman, buong mundo naman kasi naglabasa eh. Lalo na Mexico. Next. Kasi, wait lang, balik ka doon. Back. Kasi bili ka ng bili eh. Magsimula April, bili ka ng bili-bili-bili, siyempre, bibenta ka. Next. Galing yung stock market, alam mo yan. So, baka nang papabagsak dito, dahil sa US, babagsak talaga. Ikita mo po yan dito. Yan. Dalawang mga US. Tapos yung interest rates na. Yung technical charts, pasensya na. Yung mga nagiging stock market na nga.
Yung mini bull run ni Duterte, yung China bull run, punto lagat yun. Kasi wala pa naman eh. Kasi siyempre bully sila. So, ano yung mga binata natin? Next. Alam mo, may isipin ng Pilipinas, investment natin mababa pa yung GDP. Wala, kulela talaga. Next. Sa foreign, ayan, yan po lang yan. Tayo yan. Next. Pero ang savings natin, pwede ka magmura. Punyeta, ang dami. Kaya marami naluloko ng budol-budol. Kaya sabi mo, kailangan may Consumer Protection Forum, SEC, BSP, BPI, na pwede yung financial products na may consumer may magkocontrol. Kasi bagsak din yan sa inyo eh. MLM, blah, blah, blah. Pati SEC. Kasi nasa dami yung pera. 3 trillion na. Lahat hawak ni NAPA. Next. Ang isa pang problema ng Pilipinas, problema ng Pilipinas, NCR 348, 62%. Next, pag i-denowing mo yan on a per square meter basis, ayan o. The rest are barren. So, oh, meron yan, Metro Manila, yung tayong regions, this per square meter, GDP per square meter. Makikita mo bakit yung intensity mo asa na yun. Cebu, Iloilo, Iloilo Negros, Papalod, Cagayan de Oro, Davao, Jensan, dito, Cebu na lang ang Ligasoy. Nagkakaroon na siya ng clustering ng economic activities. Next. Pero ang ibig sabihin nun, talagang may mag-imperialism ang Manila. Next. Ito na. Makita mo dito ng tumbling tayo ng tumbling, pero dumadami lalo ang mahirap. Balik na nga muna yan. Alisin mo muna ito. Ayan. Yung pole, dumami. Yung near pole, dumami. Para malaban, kahit tanggalin mo yung population growth eh. Dumadami talaga. Napaka unequal ng Pilipinas. Next. So 17 million. Pole! Pangilis ha, times 5 mo, 85. Kadami-dami mahirap. Next. At sa Asia, so number 2 tayo sa inequality. Next. Dahil tayo number 3 sa oligarchy. Proportion po nito na yung top 20, top 1, ng top billionaire wealth as percentage of total GDP. Kaya tama talaga mag SMSE talaga i-promote para huwag na natin silang papagsakin, damihan na lang ang mga nasa baba, elite. Kasi pag tinira mo, lalayas yan. Yan ang hirap pag tinax mo ang bilyonaryo, tatakbo yan. Pakinabangan na lang natin, hindi mo may hututan. Pero Rina, surprisingly, Malaysia is number 2. Is it the percentage of billionaire wealth as percentage of total GDP? Unbelievable ang Pilipinas. Hindi ako magsasalita kung sino-sino nito. Andito na sa pali-paligid. Alam ka. So, kung ganyan na ang buhay natin, anong gagawin mo? Next. Pag tinignan mo Pilipinas, makikita mo na by decade, 1980s to 1990s, 2.8, 2000, 2010, 4.5, recently 6.2. Tumaangat tayo, yung low, tumataas yung high, tumataas. It's like a bandwidth rising bandwidth. So kung bumagsak man yan, hindi yan babagsak